Hi, magandang hapon. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito po ang Luminous. Sabi ni Sir Francis, patience is a virtue. It's not instant pancit canton. Correct. Magandang hapon. So, I've been looking at the comments dun sa ating page. At some point, we were arguing for a little patience to be extended to the president. Sabi ko, look, it's been 6 months. Well, you know, what we have always been saying is, look, it's only been so many months. Hindi ba natin kakayanin na tiisin yung 1 year before we go overboard with the criticism? Kasi maraming madali mag-criticize. It's really hard to run the country. And it's hard to run the country ng, with so much, how do you call this? So many comments from the peanut gallery. O sige. Andiyan na yung freedom of speech. And freedom of speech really allows us to correct the excesses of government para i-check natin kung nalilihis na yung ating mga officials. So we do that. Ang freedom of speech is the check to the government excesses. It's the check to our government officials para kung napapariwara sila na naliligaw ng landas, may pagkakataon tayo na pigilan o i-correct ito. However, why are we arguing for patience? Because we need to give them time. Ang nangyayari kasi is naku-compare itong pangulo natin with the previous administration. Of course, we're free to do that, di ba? Wala namang masama dun sa pagko-compare. Pero para sa akin, once in a lifetime ang Pangulong Duterte, any comparison to him would be already unfair. Kumbaga, he brought us to the point where we raised our standards for action on the part of government. And it's so hard to go back dun sa mga dati nating expectations. O sige, andyan na tayo dun. However, with this president, he has to continue it. He has the burden of coming after a really good president, and now he has to navigate the country or steer the country into the post-pandemic uncertain future. At the time na may giyera sa Ukraine, may runaway inflation, some parts of the marketing mechanism with regard to our agriculture is completely broken down. Just because there was a Duterte before doesn't mean that things are okay, that everything has been fixed. In fact, mas mahirap pag sumunod ka dun sa isang presidente na ganong kagaling. Diba? Ang taas ng expectations, which is why we argue for patience. Ang hindi natin gusto is nagiging rocky, napipigilan yung mga authorities natin out of fear from constant criticism. Mga tipong, if you're in the driver's seat, tapos ang kuyog sa iyo ng mga negative na criticism, it's very, very hard to drive. It's going to be, you don't also want a government that's adverse to criticism. That's takot sa risk, takot sa criticism, to the point na they will be forced to just completely stop and just wait until the term is over. Hintayin lang nila after all they're in power. You don't also want to do that, diba? So, bakit ko rin ina-argue yung patience? Because pagka naubos yung pasensya natin, then pwede tayong maningil. Kasi binigay natin yung pagkakataon eh. Hindi tayo yung overly demanding. And then, pagka naubos yun, let's say we give him a year. After 1 year, magsasona siya. He will tell us the state of the nation. Ano yung na-accomplish and all that. Pati tayo, mag-a-address tayo, mag-a-assess tayo. Ano ba ang nagawa na in 1 year? If in 1 year, wala talagang the report card is negative, then yes, of course, there's an opportunity for us to call him to task and we can, yes, start being exacting. But we must give him that chance. We must give him the time. Merong isa ba dito nagkikriticize, sinasabi, parang sala sa lamig, slabla sa init ka. Uy, tigil-tigilan nga ako. When Duterte was in power, when Duterte was the president, we would call him out. No matter how much we loved him as a president, hindi siya exempt from criticism. But at the same time, we didn't want anybody trying to take away the presidency from him kasi binigyan siya ng mandato eh. So, only the people can take that mandate away. And yes, the Constitution recognizes that there are opportunities when the people will speak.
But this is not the time for it. And it is not even the time for talking about it. Now is the time for allowing him as much leeway as possible to fix government, to fix the system. If he doesn't, di sige. Diba? Maningil tayo. Pero yung you don't give him the leeway, you don't give him room, and you don't give him the time, then ano yung basis natin for such exacting standards? Sabi ni MV Mountain, lazy conductor directing old and aging orchestra. What does that mean? Well, punto ko dito is, if we give him every opportunity and the leeway to be the leader that we want him to be, pwede tayong maningil later on. Diba? Sabi ni Ma'am Pina, yes, meron background music po. Hindi nga ako naka-mic ngayon eh. So, sabi ni Kurama Yoko, it's still too early to judge the PBBM government. Count the achievements, wag count the negative things. It's hard to run the country, especially Philippines and Pinoy way of thinking. So, yun ang inaano ko. It doesn't mean that we have to stop criticizing. Hindi naman natin hinihikayat yun. On the contrary, yung criticism is a healthy way of checking our government. Pero naman, wag naman yung criticism to the point na unfair. Na there's no way he's going to be able to come up to that standard. Yung mga tipong, kasi si Duterte noon, ganito yung ginawa. Oo, pero si Duterte yun, ang swerte natin. Once in a lifetime, we get a Duterte. Ang swerte-swerte na natin doon. But this is a different president and he will be doing things his own way. So, tingnan natin. If nagkakamali siya, by all means, let's criticize. Kaya nga nagtataka ako dito sa mga nagsasabing sala sa init, sala sa lamig. Hindi. We never stop criticizing our government. But the criticism must be fair. Ang kapal naman ang mukha natin, magka-criticize tayo, walang basihan. Mag-criticize tayo, wala naman tayong nakikitang pagkakamali, na tama naman yung ginagawa. Hindi naman pwede din ganun. Diba? It's not the... Criticism is allowed. Nasa saligang batas natin yan. Pero naman, if you want to do something for the country, your criticism must be fair. Para merong nagagawa. Merong the government is aware of which direction you want the president to steer. Or if you think na napapaliwara siya, Mr. President, I think you're going over the cliff. Alam nga naman din natin i-call out yun. Hahayaan na lang ba natin that he drives over the cliff and takes the entire country with him? Diba that's also... That abrogates our responsibility and obligations. May obligation din tayo bilang mga mamamayan ng bayan. Part of that is to check our government kasi tayo yung naglagay sa gobyerno na yan. Tayo yung nagbigay ng mandato. At dahil tanggaling sa atin yung power, tayo din yung magche-check ng power na yun. Yun, sabi ni na... Ma'am Margaret, well, I agree. Iba si Duterte, iba si PBBM. Ang sa akin is, if we don't give him a chance to prove himself, to show that he can do all of these things, hindi natin siya masingil eh. Kailangan, bigay natin niya, bigay natin yung pasensya, bigay natin konting pasensya. Para pag naubos yan, binigyan natin siya ng oras to deliver accomplishments. Pwede tayong maningil. Sir, sabi nyo ganito, we gave the, it's been a year. It's been 2 years. May mga ganyan eh. Nakadalawang taon na, ano nangyari na sa ganito? O, di ba pwede tayong maningil? Pero yung tayo na hindi pa tapos yung mga appointments. Maraming, may mga iniintay tayo after the one-year period. Merang, we are trying to steer out of the pandemic. The economic reverses of the pandemic. Kabalasang palad, may gera pa. Nagra-run away inflation. The system of marketing in our agricultural sector is completely screwed. So, kailangan pang ayusin yung mga yan. Yan sabi ni Mick, Duterte received even more criticism than BBM, but it did not deter him from doing his job. Ayun, diba? It's nothing wrong with criticism, pero sana, if we really want to help the country, it must be fair. Kasi hindi naman tama yun yung unfair yung binabatikos natin sa Pangulo. Eh, anong gagawin niya? Is there an end game to that? Wala. Sabi ni Ma'am Wilma, lumalambot na ba? Anong lumalambot? What are you talking about? Lumalambot ang yung karne na kinuluwa na kanina?
Pero ang mali, madam, mga iba, nagbibigay ng division na pagkawatak-watak sa mga mamamayan. Laging sinasabi weak dahil sa salita ni XPRRD. Sir, pananaw nila yon eh. Ay, ma'am, sorry. Ma'am, pananaw nila yon. Pero ganito po yon. Yung naghihikayat ng unity, ano ba ang definition ninyo ng unity? Do you mean that we stand together no matter what, kahit nagdi-disagree tayo? Do you mean we want to shut people up para hindi sila makapag-criticize? Hindi po pwedeng ganun kasi ginagarantee po ng saligang batas natin na yung fair criticism. Well, kaya nga may freedom of speech para makapagsalita tayo. Kung ayaw niyo yung salita ng ibang tao, well, titingnan natin. Ano ba yung standards natin kung ano yung kagustuhan natin at ayaw? Libelous ba yan? Hindi. Diba? Inciting to sedition ba? Hindi din. Inciting to terrorism? Hindi din. Does it break any laws? Hindi din. Ayaw niyo lang yung sinasabi. Well, pag sa mga ganon, dahil guaranteed yan na ating saligang batas, tingnan natin, anong pinanggagalingan nito? If you think that that's wrong, then come up with your argument. Pag sinabi ko, nari, weak, ano yung sasagutin ninyo dyan? Hindi pwedeng magagalit lang kayo. You have to meet their argument. What is the argument for weakness? Hingin natin. Bakit niya sinasabing weak? Sige, ganito. Substantiate. Di tayo din sumagot. Substantiate why you think it is not true. But I would like to remind everybody, when President Duterte said that, it was campaign period. It is election rhetoric. Do we really still hold this current president to the election rhetoric? Ako, I disagree. Like I said, criticism must be fair. At ay sabi ni Bolja King, what about this boying using his position? Did he bastardize the Philippine law? Wait, ang nangyari dito is it was the court that made the decision. Kung sa tingin ninyo may maling ginawa si Sec Boying, substantiate it. Ang sinasabi ninyo, you don't feel that the decision of the court was fair. But did you look at the decision? What was the basis for that? The court, kami, we could see this coming a mile away. Bakit? Because it was not proven that when he received the package, si Mr. Lemulla, when he received the package, that he knew what its contents were. Kasi kung gagawin natin siyang guilty for possession, for receiving a package that was unopened and he wasn't sure what the contents were, anybody can now go to jail. Padalan kita ng package na may droga. Automatically, whether you know what the package contains or not, magiging guilty ka. And so it is so dangerous to demand that he would be convicted for, even if he didn't know the contents or it was not proven that he knew the contents of the package. Ibang usapan ang importation. Okay? So let's see kung ano yung magiging decision dyan sa importation. Now, we are basing the fairness of this on the facts that were presented before the court. If you think that the facts were different, na meron dyan sa mali dun sa facts, then I think we have to substantiate those suspicions. Sabi ni Francis Cayetan, yes, imagine the magnitude of the issue parang sa agri, it accumulated over years, tapos gusto ma-resolve ka agad. Hindi daw sapat yung kadiwa, parang bawal magsimula sa maliit. Well, anong gusto ninyo yung walang gagawin? So para sa akin, at least merong effort. O sige, may kadiwa. Does it impact on the entire market? Probably not. Kasi dati, meron tayong NFA who could create an impact. Lalong-lalo na pagdating sa bigas. But the NFA actually should be expanded to include all matters of agriculture, all agricultural items. Tinali natin eh. We diminish the power of the NFA. So wala na tayong taga-check ng ganon, taga-tabla dun sa mga traders, sa mga hoarders. That's what the NFA was originally conceived to do. But the law diminished that. So bakit kay Presidente BBM natin hinihingi yung solution para dun? Sabi ni Ma'am Lolit, ano daw po yung stars? Paano po magbigay ng stars? 75 years old na daw po siya. Stars. Para kang nagpapadala ng, di ba may monetary value yung stars? Di ba? May monetary value po yung stars. So, i-click nyo lang po yung how to send stars. Merong dyan, dun sa comment section na if you want to send stars, click nyo lang po yun and read the instructions for that. Yan, sabi ni RG Chell, sana ganun din po kabilis ang action ng mga courts tulad ng case ng anak ni Sec DOJ po kasi kawawa naman ang madaming nakakulong na wala pang results po, naghihintay po sila ng results. Ito, para, tingin ko fair yung criticism na yun. Bakit yung kanyang kaso ang bilis?
Well, ito yung tingin ko dun sa courts. Ha. The courts were thinking that it might cause instability or it might in the public interest, kasi grabe yung tingin ng mga tao, mainit talaga sa publiko itong kasong to, the court prioritized its resolution. Kasi yung tingin nila masyadong mabigat yung repercussions, so minadali yan, and the court has the jurisdiction and the discretion to do that. Sabi ni Boljaki, in that case they should review the cases similar to these cases then let them out. Sir, yun nga po, this is the standard decision for something like that. If you cannot prove that this person knows the contents of a package purportedly containing illegal substances, then he cannot be considered guilty. And yes, that's what we're seeing. Yung sinasabi ninyo din, all cases should be reviewed. No, all similar cases should have that decision. And if it isn't that decision, they take it up on appeal. You cannot ask the courts to comply with this particular decision of the regional trial court, but you can ask them to comply with the doctrines that were set by the Supreme Court. Yun po ang susundan nila. Hindi po ito. Hindi po itong pagkaisa-isang kaso na ito. Ang nakakainis lang yung mga taong nagsasabing, sala sa init, sala sa lamig. Of course not. If this administration had done something that is worth criticizing, then of course we will speak up. We did the same with the previous administration. Why would you think that we changed? We did not. Kamusta po kayo? Hanga po kami sa iyo nung ikaw ay press secretary. Ay, hindi na po nga. Hindi na po nga pala ngayon. Thank you, sir. Kahit anong paliwanag, ang gustong negative lang makita, walang magagawa, sabi ni Ma'am Ara. Yes. Sabi ni Francis Cayetano, pinakawalan ba yung anak ni SOJ? I think that they would, kasi bailable yung importation, kung hindi po ako nagkakamali. But let me double check that, ha? Hindi ko sinasabing tama na yon. Let me double check. Sabi ni Chris Aguilar, sorry po ha, pero ask ko lang rin po, guilty po ba si Senator De Lima? Sir, wala pa pong hatol yung hukuman, so iintayin po natin. Right now, she enjoys the presumption of innocence. So, yun nga yung sinasabi ko eh. The problem is, most people think na kahit pwede nilang batikusin yung evidence, pwede nilang i-review yung evidence, o sige, that's part of your freedom of speech and it's not prohibited by law. Pero, hindi tayo yung naghahatol nun, hukuman po. At ang magsasabi ng guilty ay yung hukuman din po. Hindi po tayo. Meron lang tayo, sa totoo lang. Sabi ni Ma'am Marilu, thanks sa pagpapaliwanag mga bagay-bagay para lalo namin naiintindihan mga issues sa mga legal issues. Sabi ni Remigio, ganun po talaga. Pag mahina ang ebidensya, dismiss. Correct, kasi meron pong tinatawag na quantum of evidence, nire-require na umabot dun sa punto ng ganong klaseng ebidensya bago tayo mag-convict. Marcos Loyalist says, para kasi sa mga DDS, perfecto daw si Digong, pero ang totoo karamihan ng problema ngayon tulad sa Agri, sila ni Dara may kasalanan. Sir, I disagree din. But, opinion niyo yan, okay rin lang. Pero huwag niyo namang sasabihin DDS, does this or does that. Diba sinasabi din natin, bawal naman ang sweeping generalizations. Pagka ang DDS nagsabing ang mga loyalista kasi ganito, ganyan, we call them out also and say, no, you cannot say that all of them are like this or all of them are like that. In the first place, we cannot even define who constitutes these groups. So, wag naman po ganyan. If you want to criticize the statement of one or two people, then by all means, criticize their statement. But don't call out an entire group when that entire group has nothing to do with the statement of a single person. Sabi ni Dalal, fair ba ang justice system ng Pilipinas? What would you consider fair? Ano po ba ang standards ninyo? Para sa akin, as long as they have the rules and sumusunod tayo dun sa rules, then it is considered fair. But besides, what other system do we have? The point also is that the Supreme Court is constantly updating the rules and constantly monitoring the system to see how it can be improved. Parating ganun. Hindi natin pwedeng sabihin na, sige, nilagay natin itong sistema na to and expect that it will work on its own. We are constantly monitoring, upgrading, tweaking, changing things. That's why we have a Congress. That's why we have rules that we can change. It's so that we can adapt to the changing times or make sure that the rules are still realistic.
Justine, Secretary Carlito Galvez is now the Defense Secretary after accepting President Marcos's offer. Oh, that's interesting. Sige, we'll mag-live tayo later this evening about that. But I like Sec Galvez. He's a good man. Sabi ni Ma'am Jean, maswerte ang Pinas. Dumaan tayo sa pandemya at vloga under Duterte. Watch na address niya. May war, US-Ukraine, and all that cause a double whammy. Wait lang tayo after a year. Siguro naman reasonable yung mag-intay tayo ng isang taon bago tayo magwala, so to speak. But it doesn't mean that we can't get angry. It doesn't mean that we cannot criticize the policy. That's not what we're saying. Hindi natin sinasabing huwag magbabatikos and don't call out people when their criticism is fair. So, di ba? Ano ba naman yun? Bahagi ng freedom of speech yun. So we're not in the habit of shutting people up. Lalo na, kung tama naman, ano yung tinatanong nila? Now, what about those people who are saying, hanggang ngayon, wala pang achievements and all that? Well, the law does give a year. That's why he gives a report card sa State of the Nation every year. So tignan po natin sa State of the Nation, ano nang nangyari? Sana po may mas maayos na PR team para makaabot naman sa mga tao yung nagagawa ng admin na ito. Well, like I said, the administration is adjusting. Di po ako masyadong makaka-comment on that one kasi it's too close to home for us. Sabi ni Max Tam, what do I think about Sec Galvez as DND Secretary? Well, I think he's a good man. Let's see how he's going to do. Why is the DOTR blaming Duterte admin for airport system failure? Is it? Are they really saying that? Pero actually, ano yung sinabi nila recently? Kaap ang nagkamali. So, wag naman po natin din sabihin na ganon if nagbago na ng isip ang DOTR. Sino ba yung remulya na naka-address sa parcel? Bakit hindi yun ang nabuli ng batas? Sir, the presumption nga is yung name was addressed to the son of the Justice Secretary. Hindi po yun yung point eh. Yung point is what he knew. Kasi siya yung akusado. Ngayon, ang daming nagsasabi, bakit hindi habulin yung nagpadala? Eh, nasa ibang bansa eh. Ibang jurisdiction yun. Wala pong haabot ang hukuman natin or ang justice system natin for crimes that are committed outside of the territorial jurisdiction of the country. Hindi po ganun ang batas natin. We can, however, go after the people who commit crimes within the territorial jurisdiction here. Isa pa to. Sabi ni Sport Silog, you're very intelligent but please distance yourself from Pebbles, Ellie, Maui at Maharlika dahil napaka-toxic nila mapagmataas. At the first place, si Maui, hindi kami close. Naging part siya ng Tambayan under Attorney Nick. Pero hindi kami magkakilala and so hindi nga kami nagkikita. So I don't know what you're talking about pagdating kay Maui. Pebbles, Ellie and Maharlika, are you trying to tell me na kailangan piliin ko kung sino yung kaibigan ko? And for what? Diba? You think that they can influence me? You think that I will change my mind simply because they said so? And what about my other friends? Hindi nyo nga kilala kung sino yung ibang mga kaibigan ko. Baka maisip pa ninyo na kung ano. Walang karapatan ng kahit sino para magsabi kung sino yung kakaibiganin natin. Ang i-judge nyo sa amin kung ano yung mga opinions namin, kung ano yung mga actions namin. Ang sinasabi ninyo kasi is, by association, magiging ganun din ako. So, really? I was a criminal defense lawyer for so many years. Are you saying that the criminals had somehow influenced us in our opinions? Eh, ang gagaling naman pala nila. Sir, guilt by association yan. You cannot judge a person by the people who they are with. Unless yung sinasabi ko, eh, pare-pareho. Eh, hindi nga kami pare-pareho ng opinion. Eh, dami-dami kong kaibigan, iba-iba rin kami ng opinions. In fact, mga kaklasiko sa law school, marami dyan, pink. But that doesn't mean I have to pick a fight with them. We're supposed to be in a democracy where people can think what they want and say what they want as long as it is not against the law. Pero ngayon sila mapanira at ipinipilit pa nilang kasalanan daw ni PBBM pero 7 months pa lang naman si PBBM sa pwesto. But that's what we're saying. Bakit kailangan kayong magalit sa kanila? Ako ang sinasabi natin, ito yung opinion, bigyan natin ng 1 year. Bigyan natin ng 1 year at bigyan natin ng isang damakmak na pasensya. Pero pagka naubos yung pasensya na yan at they run out of time, maningil tayo. Nasaan na yung accomplishments? Nasaan na yung mga pinangako ninyo sa amin? Diba? But yung
what is it with, but why are we so angry when other people express a different opinion? What we do is we call them out. O mali ito, kasi ito yung totoo. If you don't like their opinion, but it's only an opinion, why should it matter? I think in some instances, you're worried that they might be able to influence other people. They might be able to convince other people about the ano, of their own opinions. But that's exactly what a democracy is. We are all free to speak and even to convince other people, as long as what you're saying and what you're asking people to do isn't against the law. Sabi ni Nature BS, wrong yung by association. Bakit kayo bang magkakasama sa palagi sa mga gimmick at beach resort at pare-pareho kayo ng opinion? Yun! Sabi ni Luis Dizon, so kung kapamilya ng PCSO ang nanalo sa Lotto, does it necessarily mean rigged ang results? Bawal po yun. Kasi nandun sa batas ng PCSO na by a certain degree, up to 4th degree of consanguinity, hindi po pinapayagan yan. So hindi po yan yung tamang analogy. Kasi may batas tungkol dyan. And that is not guilt by association, sir. Tatalino says, yung programa lang na RTIA ang walang patience, gusto instant justice. Well, yun na nga. So that is why we have to keep talking about what constitutes fairness, what is just under the law, how the Supreme Court views these things. So, sabi ni CD Official Vlogs, bakit kasi magkakaiba mga opinion ninyo? Why do you say that like it's a bad thing? Bakit masama yung iba-iba yung opinion namin? Why do you think that a democracy is bad? Hindi ba dapat nga iba-iba yung opinion natin kasi iba-iba tayong tao? So, why is it wrong? Bakit sinasabi ninyo magulo kung iba-ibang opinion? Hindi ba pag election, iba-iba rin yung opinion natin? Pero we consolidate our opinions into particular candidates. So, why is it wrong? Why is it wrong, for instance, to have wanted a different candidate? Hindi ba democracy to? Di ba magkaroon tayo ng election? Hindi ba some of us want particular policies to be put in place, but those policies may not always be correct or may not always work in our favor, might not be good for the country? It doesn't mean it's wrong to say it out loud. Sabi ni DC, and this is the problem. Sana po magkaroon ng MTRCB sa YouTube para maalis ang mga prank, drama, poverty porn at mga toxic na vloggers na giging bobo kasi mga Pinoy sa mga vloggers na ganyan. But you see, that's what we call the free marketplace of ideas. As long as hindi illegal yung sinasabi ninyo, you are allowed to say it. Now, if you're worried about certain people who believe in the mistakes that are expressed by these people, then that is a problem of our educational system. That is a problem of our capability to understand. That's a problem of national IQ. And so what we do is you counter those opinions by telling them what is the correct approach. What is the law? What is the rule? What are the facts? And so on. If people still don't believe you in spite of your correct pronunciations or pronouncements, sorry, then that is their choice. Hindi natin dapat, yun nga yung sinasabi natin, yun nga yung kung bakit galit na galit tayo kina Maria Ressa. Kasi ang gusto nila, yung mga opinion lang nila yung tama. Gusto nila, and that's not much different what you're asking for. It's not different from what Maria Ressa is asking for. She's asking na sila-sila lang, opinion lang nila yung pwede. So sasabihin niya, ang dami kasing fake news. At yung fake news niyan, dapat illegal yan. Well, I have news for you. Hindi po illegal ang fake news. Even lies are part of the freedom of speech unless those lies lead to public, a detriment to the public interest. Magkakagulo. If you yell fire in a movie house and you cause a stampede, that's dangerous. That's destructive and that will be punished. So, hindi po lahat ng speech pwede natin. In fact, hindi nga natin nire-regulate ang speech. That's why we allow everybody to be able to say anything they want as long as it is within the bounds of the law. At yung batas, maluwag po. If PRRD is the standard, remember PRRD exceeded performance and deliveries of 5 past presidents, sobrang taas.
what we need is to support this government for all. June 2023, the year Attorney Gadon is coming. Yan, sabi ni Florentino Nicolas, mas maganda para sa kanya maraming opinion para makapulot ka ng maganda at makabubuti sa bansa at makakagawa ka ng ibang base sa makabubuti sa lahat. Opo. Emerson Lastra says, marami na namang maghuhuramentado sa sinabi mong fake news is not illegal. Fake news will be illegal if it will cause a detriment to the public interest. So, kunwari, libel is a form of fake news that's not allowed by the law. Pero in general, kung mali ka, kunwari, nagsabi ka something, let's say, yung mantel dito is color yellow. Ano yung public interest na nasira kung nagkamali ka doon? Okay? What will happen kung nagkamali ka sa ganun? Kung wala, edi wala. Remember that the purpose of some of our laws with regard to expressions, with regard to speech, is to see whether or not those will cause a detriment to the public interest. Kung merong madadamage. So yung libel, nadadamage yung reputasyon ng isang tao. And that's very difficult to recover. Kaya pinagbabawal yon. What about the inciting to sedition? Because it might cause damage to public order. Pag nagkagulo, di ba? Yung danger ng gulo na yan, that's why it's being punished. Pero if kunwari, sabihin ko na yung mantel ko nga, kulay dilaw, imbis na red and white na checkered, ano mangyayari dun? Ano mangyayari sa taong bayan? Magugunaw ba ang mundo? May mamamatay, may makukulong, may masasaktan? Hindi, wala. Sabi ni Mike Beats, nakapagtataka yung mga taong gustong i-criminalize ang fake news, sila pag gusto decriminalize ang libel. O, isa pa yon. Weird nga yun eh. Sabi ni Emigio Tangkay, that's democracy. Iba-ibang opinion, but in the majority opinions wins, like an election. Correct. Sabi ni Ren Aguilar, turn off daw siya kay Gibo when he turned down PRRD offer. Buti na lang super galing si Sec Delphine sa DND. Alam mo, Ren Aguilar, I actually asked Gibo about that. And I also asked the president about that. Sabi ni Presidente Duterte noon, I was disappointed pero wala tayong magagawa. He gave his word to somebody else and that was very important for him. And that should also be important for all of us. Secretary Gibo had promised the private sector company that had hired him. He promised them X number of years and he couldn't back out from that. Because sabi niya, his word is his bond. Importante para sa kanya yung pinangako niya. Now, nung sinabi niya yun kay Presidente, Presidente Duterte actually understood. Bakit mas galit ka pa kaysa kay Presidente Duterte? Sino tayo? Diba? Para magsabi na mas matimbang dapat yung opinion namin. So, how dare you turn down President Duterte when President Duterte himself did not get angry? Sino tayo? Sabi ni Emerson, Kadiri yung nagtatanong bakit dapat iba-iba yung opinion. Ayoko kaya maging kasing utak ni Raisa Robles. Grabe kayo. Ang dami nang yayamanin mga balat sibuyas, sabi ni Osing. Uy, grabe kayo. Kinukontra ko yung mga arguments nila, it's only because kailangan kontrahin. Pero I don't think that we should fault anybody for not knowing or for having different opinions. Sasagutin namin because sometimes we think that it is wrong and kailangan pong ilabas yan or that we have simply a different opinion. Huwag naman po nating awayan simply because hindi pong pareho ng opinion. Hindi kami yung katulad ng iba na nagdi-demand na lahat ng tao pare-pareho ng opinion. Walang ganyan. And huwag naman magko-complain na watak-watak or walang unity. Hindi naman talaga i-expect ang unity. Election nga, walang unity sa ganyan eh, di ba? Nanghihikayat ang presidente, unity, yes. Pero ang unity na gusto niya is yung unity na we are all together in trying to, is striving for the public good. Hindi yung we are all together with the same opinion. That's not possible. And it's not right. Because the Constitution guarantees those differences. And those differences of opinions. S-
Sabi ni... sa paghihikayat niya ng unity. Ganun ba? Yun ang sinasabi ko eh. I don't understand. How can you say that you love this president and yet you're not willing to abide by the very, very thing that he has been asking us from the start? Fair criticism lang. Sabi ni RG Chell, sorry, ibang topic. Ask ko lang po, if namatay po ang isang mayor, ang vice mayor po ba ang papalit doon sa position niya? Bakit niyo po tinatanong and what are the circumstances?
Sabi ni Glenn, hope to have a selfie with you. Bakit hindi? Lahat ng tao may kanya-kanyang pag-iisip. Sabi ni Maria Kamatis, may sari-saring opinion. That's normal. Ang unity na hinihikayat natin dito, hindi yung unity of opinion, but yung unity that we all want what is best for the country. Diba? Hi po. Nag-alive yeah, ako. Hi po. Ay, thank you. Napansin niyo na nandito ko. Oh my gosh. Nag-live kami dito. Napansin yung live natin, guys. Say hi to. Thank you po. Nabigyan tuloy kami ng chocolate cake. Thank you po. Sorry. Sorry, nagbubulabog kami dito. Sorry na ano. Naayado ko. Okay, yeah, but I want to show you the chocolate cake, ha? Something good. Oh, it's ano, nandito kami sa Malagos Homegrown Cafe kasi. Sabi ni Ma'am Oseng, government is not a one-man show. Learn how politics works. Hindi pwedeng gawing inutil ang gabinete, gaya nga kaya nga democratic eh, at hindi dictatorial ang leadership. Lagot na naman kay Boss Conrad, sabi ni Tintin. Totoo nga eh, lagot tayo kasi meron tayong chocolate cake. Oh my gosh. Sabi ni Ma'am, cute, sarap ng sloppy and with coffee. Paano makahikayat ng unity kung meron tayong DOJ sec na katulad ni Boying, sabi ni CD Official Vlogs. Alam nyo, hindi ko sasabihin who you should like and who you should not like. Okay lang yon kasi ang tingin ko naman is fair yung criticism ninyo. You're asking, bakit ganito yung actions niya with regard to his son? And I think that is fair. It is something that we really should question. Kasi, ano eh, first degree of consanguinity yan eh, anak niya. And it is certainly something for fair comment. Kaya lang, ang decision dito, hukuman po ang gumawa. Once na-deliver na to the court yung akusado, wala na po si Sec Boying doon. Diba? Sabi ni Tej Malagos, merong ostrich egg dyan. May ostrich egg daw dito. Hindi daw namin nakita sa menu. Nawala yung ano ko, nawala yung angas ko. Nawala yung tuloy-tuloy ko dahil sa chocolate cake. Ano? Sabi ni Glenn, nandito daw siya sa Malago. Sige po, lapit lang po kayo. Sabi ni Tito Dong, problema lang at yun si karamihan natin. Saan ba? Saan? Ito sa kabilang board. Malayo pala yung reach ng live. Sabi ni Francis, nagutom si attorney. Hindi po kanina pa kami kumakain. Ito. Oh, ito. Pag sinabi din ng isang tao, hindi effective si so-and-so secretary. Whether that secretary is the president or another secretary, I think that para maging fair yung comment, sabihin niyo exactly ano ba yung hinahanap ninyong goal and ano sa tingin niyo yung action na ina-undertake ng secretary na yon. So if it is the president sa agriculture, ano yung action na hindi natin nakikita o hindi ninyo nakikita na gusto ninyo sanang iaano na ginagawa niya. Pero pag sinasabi ninyong, "Hay, wala pang nangyayari." And all that, hindi ba hindi fair yun? Sabihin natin kung anong gusto nating mangyari. Say hi. Ay, nagpapapicture kami. Ayun, sabi ni Soul of Light, ang ano, nawala ako dun sa ano. Sabi ni Ma'am Melanie, saan po makabili ng ganyang kalaki sa watch ninyo ito? Bench po ito eh. Pero bigay lang, hindi ako bumibili. So, Ma'am, napaliwanag naman po na mabuti ng abogado de Campanilla ng anak ni SOJ ang dahilan kung bakit mabilis natapos ang kaso. Ah, si ano to? Si Kit Belmonte. Oh, magaling yan si Kit. Kahit hindi ako agree sa politika niya, matinong abogado yan. Sabi ni Ren Aguilar, pakitanong kung may sibuyas cake para kay Clive Reyes. Grabe kayo. ako, Atty. Trixie, gusto kong mangyari nakatanggap din ng chocolate cake. Oh, yun, tama yan. Fair criticism yan.
Natatawa din ako sa iyo nang dahil sa chocolate. Oh, grabe na, nawala yung angas ko, chocolate cake lang palang katapat ano. Baka may nagpapanggap na DDS at loyalist ng mga Dilawang Fake at CPP, NPA, NDF para pag-awayan ng loyalist at DDS. May punto din po kayo dyan. Kailangan binabantay-bantayan din natin yung mga criticism regarding that. Para sa akin, ano ba yung, ano, kung fair yung criticism, kahit ano ka ba, loyalist, DDS, or anything like that, I think that we should, ano, we should not just allow it, but also ask the same questions. Diba, hindi naman yata fairness at papatahimikin natin ang taong bayan when we know that there are problems. So it's not wrong. It's not wrong to ask, ano ba nangyayari dito? It's not wrong to say na, oh, halika, ano ba, bakit ganito na yung presyo ng sibuyas? Okay. Sabi ni Joe Clay, out of territorial jurisdiction nga po, but the prosecutor asked for investigate Limonia III, if or how open he received the package from that person who received that high-grade marijuana. Hindi po ba that it was a by-bust operation? PIDEA nga po ang nag-deliver. So, ang dapat mag-explain yan, yung PIDEA. Sa binirap, huwag po tayo kasing masyadong umasa sa mga pangako ng politiko. Pinangakuan na nga tayo, gusto pa natin ito pa rin. Abuso na yan. Grabe, masyado ko nanonood ng karambola ha. Sana ka nakapunta ka sa Puente Espina Garden sa Agdao. Mura ang chocolate nila at masarap mga cheese nila. May cafe din sila doon. Wala nga cheese platter dito eh. Ubus na. Okay. Since marami na namang tao dito. Sabi ni Michael, out of topic, ano masasabi niyo? 10 billion budget ng NTF-LCAF pero 6.3 nang natanggap nila. Yeah, well, it will depend. Baka later on, when i-release yan ng DBM, it will depend po ano yung circumstances. Pero pag nakita ko po si Sec Amina, tatanungin po natin yan. I need to find out why yun lang po yung naging natanggap nila. Okay, sabi ni DJ Duco, and I think this is valid. Sabi niya, bakit within 3 months lang may results na agaw? Kawawang poor Filipinos, ang tagal ng justice nila. Ang theory ko dyan is inisip ng court na baka makaka-affect sa peace and order kung tagalan yung decision. But it is still a correct observation on your part. In some cases, bakit ang tagal, di ba? Tama naman din yun. Sana all, ganun kabilis yung kaso. Agree naman ako dun. But that is not Sec Boying's, at least wala akong nakikitang participation ni Sec Boying dyan. It's the court that sets the calendar. So, alin po mas masarap? Creamy cheesecake ng farmer's daughter o yung malagos chocolate cake? O yung hirap ng tanong na yan, ha? Yan mga yan dapat pinopromote ever. Okay. So, go muna ako kasi may magpapaselfie. Maraming salamat. Magla-live po tayo mamaya uli late this afternoon or this evening para para dun sa DND Secretary, yung bagaan bago na button, return of the comeback, DND Secretary, si Secretary Galvez. Like I keep saying, I know Secretary Galvez and I think that he is a good man. So, if there is mutual respect with the people that he must govern, then I think he will be a good choice. Mahaba pasensya niyan. So, sa mga katulad natin, mahaba din pasensya niyan. So, he's a good man. Let's see how he does in this administration. So, maraming salamat. Mag-chocolate cake muna ako. Can you see that? Thank you very much. We'll talk to you later.